Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Kamakailan po lamang nakapakinig tayo ng isang pagbabahagi mula sa karanasan ng isang doktor na nakikipaglaban sa sakit na naidulot ng COVID-19. Isang doktor na kumakalinga sa maraming pasyente, nagmamalasakit at dumadamay upang sa gayon ay mailigtas sila sa nakaabang na kamatayan. Ngunit maging ang doktor na ito ay nagkaroon ng nasabing karamdaman na nagdulot sa kanya ng kamatayan. Ngunit bago mangyari ang lahat, nagawa niyang mag-iwan ng mensahe na naghahabilin para sa kanyang asawa at sa kanyang anak na mayroon ding karamdaman. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang pagpapahalaga natin sa bawat taong ating minamahal ay laging nasa diwa ng ating pagdudulot ng katiyakan na sila ay laging nasa maayos na kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, at mayroong isang maayos at malinaw na direksyon ng buhay. Paghahabilin, pagkakatiwala, upang sa gayon manatiling ligtas at nasa magandang kalagayan. Naalala ko po minsan ng aking mga magulang nang sila po ay aking isama sa isang recollection. Nagbahagi po sila sa mga taong aking binibigyan din ng paggabay sa larangan ng isang banal na pagsasanay. At isa po sa kanilang mga mensaheng binitawan ay ang mga katagang, "Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa kabila ng aming mga takot, pangamba at pag-aalinlangan na baka dumating ang sandali na ang aming anak ay walang dumamay at walang mag-alaga sapagkat wala siyang sariling pamilya. Nang makilala namin kayo, nang makilala namin ang maraming taong nagmamahal sa kanya, nagkaroon ng kapayapaan ng aming kalooban. Nawala ang aming takot at pangamba sapagkat alam namin ang aming anak ay hindi nag-iisa. Hindi na amin ang aming anak. Siya ay para na sa Diyos at sa simbahan. At mula sa karanasang yaon, nagkaroon ng liwanag sa isipan, lalo tigit pang unawa sa bahagi ng aking mga magulang, na ang buhay na aking pinagsusumikapan ay isang buhay na patungo kay Jesus. Nagagawa din nila akong ihabilin sa mga taong aking nakakasalamuha at pinagdilingkuran. Mga kapatid, si Jesus habang nakabayubay sa krus, nangusap sa kanyang alagad. Kanyang sinabi, "Narito ang iyong ina." Ito ay isang pahayag kung gaano kahalaga kay Jesus ang kanyang ina na si Maria. Mahal na mahal ni Jesus ang mahal na Birhen. Nababatid ni Jesus kung gaano nagdurusa ang mahal na ina sa pagsaksi sa kanyang kamatayan, sa pagsaksi sa kanyang pagdurusa, sa pagsaksi sa kanyang pagpapakasakit. Ito ay sandali na kung saan habang nakabayubay siya sa krus, nangungusap siya sa kanyang alagad na ingatan, pahalagahan, at mahalin ang mahal na ina. Ganito naman po palagi ang pahayag ng pag-ibig. Yung mga taong ating minamahal, nais din natin na matuto at maging daluyan din ng pagmamahal na ating ipinadama sa mga taong kanilang makakasama.
Sa sandaling si Jesus ay nakabayubay sa krus, ay namumusap sa bawat isa sa atin. Kung paano, sa tulong ng mahal na Birheng Maria, tayong lahat ay makadarama ng pag-ibig na ipinadama ni Jesus sa mahal na Birhen. Mahalaga ang bahagi ng mahal na Birhen upang lagi nating tingnan si Jesus. Ito po ang hangarin palagi ng mahal na ina sa tuwing lumalapit tayo sa Kanya. Yaong sa ating pagdulog at paghingi ng Kanyang panalangin, ang direksyon ng ating buhay ay maranasan si Jesus na nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, sa araw na ito, Biyernes Santo, tumingin tayo sa pagdurusa ng mahal na Birhen. Sa ating pakikibahagi sa Kanya, damahin natin kung gaano pinahahalagahan ng mahal na Birhen ang Kanyang anak na si Jesus. Samahan natin siya sa Kanyang pagdurusa, sa Kanyang pagdadalamhati, sapagkat sa ating pakikilakbay sa mahal na Birhen, magagawa natin na ituon ang ating pansin kay Jesus. Inihahabili ni Jesus ang mahal na Birhen sa bawat isa sa atin, sapagkat batid ni Jesus na malaki ang maitutulong ng mahal na Birhen para manatili tayo sa kapakumbabaan ng ating mga kalooban, sa karanasan ng ating kabukasan sa pagkilos ng Diyos, sa katapatan natin sa larangan ng ating pananampalataya. At ang mahal na Birhen naman, sa Kanyang mga halimbawa, ay magbigay sa atin ng natatanging inspirasyon para laging tumunghay kay Jesus, tumingin kay Jesus, pagmasdan si Jesus, at pakaingatan si Jesus sa ating buhay. Sa mga pagkakataong ito na tayo ay humaharap sa pandemyang dulot ng COVID-19, kaisa natin ang mahal na Birhen sa pananalangin. Natatandaan ko po, isa sa mga matitingkad na karanasan ng pagpapahayag ng debosyon nating mga kabiteño ay ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Alam po ninyo, taong 1882, nagkaroon po ng epidemya dito sa ating probinsya, lalo tigit sa Cavite Puerto. At noong mga pagkakataong yaon, syempre po, bahagi ng alalahanin, lalo tigit ng ama ng lalawigan o ng gobernador, kung paano masusugpo ang epidemya ng kolera sa ating lalawigan, lalo tigit sa Cavite Puerto, sapagkat kabi-kabilaan na ang mga namamatay dulot ng ganitong sakit o karamdaman. Nang minsan pong ang gobernador ay nagpapahinga at nagbilin sa kanyang mga bantay na sana'y wala na munang bisita na papapasukin sa kanyang tanggapan at lalo tigit sa kanyang silid, ay nagawa ng gobernador na manatiling sa kapayapaan ng kanyang silid. Ngunit maya-maya, may kumakatok sa kanyang silid. At nang pagbuksan niya ito, isang babaeng nararamdaman ng itim. At nang kanyang kinausap ang babaeng ito, isa lang ang nais ng babae, ang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen. Ang pagdiriwang ng kapistahan ng Cavite Puerto. At dahil sa kagustuhan ng gobernador na ang babae lumisa na sa kanyang harapan, pinagkalooban niya ito ng salapit, mga gintong bariya. At nilisan siya ng babae. Noong mga sandaling yun, pinuntahan ng gobernador ang kanyang mga bantay
At sinabihan, di ba sabi ko huwag kayong magpapapasok? Pero nang sumagot ang kanyang mga bantay ng mga katagang, wala po kami pinapapasok. Nanaig sa isipan ng gobernador na ang dumalaw sa kanya ay ang mahal na birhen ng Soledad ng Portabaga. At nang sandaling iyon, nawala ang kanyang lagnat at dinala lang karamdaman. Kaya bilang pagpapasalamat sa mahal na birhen, agad siyang pumunta sa dambanan nito. At nang siya'y mag-aalay ng panalangin, nakita niya sa harapan ng larawan ng mahal na birhen ng Soledad ang mga salapi at gintong barya na kanyang ibinigay. Patunay lamang na ang mahal na birhen ang dumalaw sa kanya. Mga kapatid, narito si Maria, ang ating ina. Ipinagkakatiwala siya at inihahabilin sa atin ni Jesus. Sapagkat patid ni Jesus na mayroon siyang maitutulong sa bawat isa sa atin. Siya ang magsisilbing gabay natin upang higit natin na mapanghawakan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyaya ng pagkakaloob sa amin sa mahal na Birhen. Nawa sa kanyang tulong at panalangin, pagmasdan mo ang aming mga pagsusumamo, ang aming mga pagpanaghoy, ang aming mga mabubuting hangarin, hindi para sa ganang sarili namin, bagkus sa bayan, sa bansa at sa mundong dumaranas ng pandemyang dulot ng COVID-19. Nawa sa kanyang mga pananalangin kasama namin, ay dinggin mo ang aming mga pagsusumamo. Alam namin na mayroon siyang mahalagang bahagi upang lagi kaming tumingin at magpahalaga sa iyo bilang aming Diyos. Salamat din sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin nang ipagkatiwala sa amin ang iyong anak na si Jesus, ang kanyang inang si Maria. Dito namin nararamdaman kung gaano kami kahalaga sa iyo at kung gaano mo kami minamahal. Nawa sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen ay magawa naming mapaglabanan, mapagtagumpayan at tuluyan ng mawala sa aming lipunan ang karamdaman na ngayon aming nararanasan. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.